So in AutoCAD, we have discussed in drafting annotation. Makikita nyo yan dito. So example, we are in a 2D workspace drawing. So we want to go to 3D modeling. So by default, your AutoCAD would not show drafting annotation, 3D basics, and 3D modeling. You have to activate it by checking the workspace button. So by default, this is what the AutoCAD 2020 or any AutoCAD would look like. So you check workspace. And upon checking workspace, you can go to 3D modeling. Go to 3D modeling. So you would have the home. You have a box, extrude, polysolid, press pulls, the mesh, meshing commands, solid editing, drawings. So your 2D drawings would be transferred in a single section for 3D modeling. So you have your polylines, your lines, circles, polygons, rectangles. Dito yan. Then you have your modifies or your trims for 2Ds. It's also placed in a single window or section. So you have your section for section planes. You have the UCS for coordinates. So all in a 3D modeling workspace, it is very compact. Diba? So... And since it is very compact, it is common that you miss something from the 2D mod, 2D workspace. So you transfer here again. So which is very inconvenient, diba? So as inconvenient as it is, please remember or do always remember that we have the commands line, circle, trim, or join. So anything that is a that is a 2G command. So be always remember those commands. So for a effective modeling, so you can use a viewports. So we have the command viewports. So last time we have used viewports for layouting. So this time we would use the viewports so that we have very different windows to view. So we choose to have the top view, the front view, and the perspective view. So to have an effective and a overall view of our item. Okay. So common, as I said, I always use 3Right. So select 3Right for viewports, set it up in 3D, change display, do not move display. So you have the front in a 2D wireframe, the top in 2D wireframe, and the south is isometric. Do it in conceptual, click OK, and you would be transferred to this viewport. Okay, so how do we draw in 3D? So naturo ko na ba sa inyo kung paano mag 3D? Wala pa akong command na natuturo sa inyo. Tama. Hello. Sir, tanda ko po parang glimpse lang. Ano palang natuturo kong command? Hindi sir, parang ang tanda ko po is, pag-alala ko is parang pinapakita nyo lang po. Okay, so matagal na yon hindi ko naturo yung basics ng 3D. Tama? Yung extrude po yata sir, naturo na. Extrude. So bukod sa extrude, may ibang commands pa? Wala na. Yun lang po ang tanda ko, sir. Okay. So, let's go back to extrude. So,
We have the front view, top view, and the south is isometric. So, dapat ang top view mo ay nandito sa taas. Balik tara natin. Ito ang front view. So, let's have the top view. So, let's say we have a rectangle with the 500. Dimension 500 by 500. So now we have a 500 by 500 square or rectangle square, 500 by 500 square. And now we would add solid displacement to our square by using extrude. So extrude. So let's say our height is 500. So we would have a cube. Okay, so this is the use of extrude. So how about we use another command? So we have a command what we call box. So box. Take note na ang ginagamit kong command, ilagay ko na lang dito para makita niyo yung history ng command. So if you also review command. Yan. Okay. So let's have box. Box, it would ask you specify the first corner or the center of the box. When we specify the first corner of the box, so it would be something like this. So if we specify the center of the box, it would be this one. So let's go first, we specify first corner. Then you can choose to opt. Go to the command line ha. Or you can choose koi cube or length. If you choose cube, yan, automatic, whatever length you choose, let's say 500 again, it would stick to 500. Everything is 500. There, hence for the command for cube. So let's say we do another box and say length. So with length, specify the length. So let's say 500. Then we have width 500. Another height 500. So you have to specify the three ordinates or three lengths of the cube or the box that you would be drawing. So, pwede kayo mag-drawing dito ng tank or mga 1 meter, then 1 meter by 1.5 meter by 600 meter, by 600 millimeter na box. Okay. So, this is the command for box. So, we also have ito, makikita yung box dito. So, we have modeling. Ito. After modeling, we have cylinder. So, cylinder. Focus na lang tayo dito sa isa. So, pag may off nyo yung viewport, ayaw nyo na makita yung dalawa. Pindutin nyo lang single. Then, conceptual. Click OK. And isa na lang yung viewport nyo. So, let's have cylinder. Cylinder. Oops. A cylinder, specify center point of base. Or you can have 3P, 2P, tangent, tangent, radius, and an elliptical cylinder. So, saan siya parehas? So, our cylinder is similar to circle. So, circle also has a 3-point, 2-point, and tangent, tangent, radius, and an elliptical function. So, I think alam na naman natin lahat yon or familiar na tayo doon. So, let's use a center point na lang. So, center point. So, as you can see, specify base radius or diameter para kayo nagda-drawing ng circle. Sabihin natin 500 ulit. 500. So, we have your circle 500 sa taas. So, we have our specify height or two-point axis or axis endpoint.
So what do we mean by specify height? Pag nag-specify ka ng height, you would have this kind of cylinder. So pag may cylinder ulit kayo, 500, then you know what mong 2P? You specify the first point, specify the second point. Yan. So useful ito, halimbawa ganito, gusto nyo ng, yan. 1151. So 1151. So cylinder and 500, then 2 point. So halimbawa reference nyo to. Yan. So yung length nito ng reference point nyo is nanpunta dito. So saan pa ba siya gamit? Halimbawa gusto nyo yung height ng kabilang ng pader na ganyan. So you have cylinder, 500, then 2 point. Click nyo yun dito, then click nyo dito. So definitely pantay siya ng ating kinuhanan ng distance. Then another one, cylinder. So we have center point. So we have the axis end point. So for axis end point, yan. So, ipo-point nyo siya kung saan nyo siya gusto. Sa baba ba yung axis niya? Sa kanan? Sa paliwa? Sa paharap mo? Or sa pataas? Yan. And, pagka na-point mo na yan, pwede mong zero, 1,500, enter, and andyan na yung iyong cylinder. Okay. So, this is the cylinder. So next, meron tayong cone. So for cone, same with cylinder. You can specify the center point of base or you can use 3P, 2P, TTR, and elliptical. So same with circle and our cylinder. So 500 ulit tayo. So you would notice, yung cone is pointed sa taas. So you can specify cone height. Pag na-specify cone height kayo, is yung kung ano kataas ito. So let's not dwell into that. So we have 2 point. Just the same with our cylinder. You can reference a length from the drawing to match with the height with the height of the cone. So axis end point, the same with the cylinder. Kung nag-axis end point ka, dun mo siya ipo-point. Lagay mo yung lagay mo yung distance or yung length or yung measurement na gusto mo, then enter, yun yung magiging kabit na, o yun yung magiging iyong itsura ng iyong cone. So we have top radius. Ito bago ito. So let's try top radius. So when we say top radius, ayan. So we can modify kung gaano ka laki or gaano ka liit yung ating radius nung tip ng ating cone. 'Di ba? So sabihin natin ano ito, 2000. Oh, 2000. Ayan. Ayan, napindot ko. 2000, pag tingnan mo sa ilalim niya ganyan, oh, para nang drawing ng plato. So ayun yung cone. So sphere, ito, napakadali, para nang drawing ng circle, sphere lang 'yan. Any angle, wala yan. 500, yan. Ayan ang sphere. So, pyramid. Para nag-drawing ng rectangle. So, when we say specified base radius, so, itong ating unang kinukuhang measurement dito is a circumscribed circle. Para ka nag-drawing ng circle, pero nasa loob siya nung pyramid. Pag ilagay mo inscribe or letter I, yung radius ng circle lang ginagamit mo. Ang radius ng circle pala is nandun sa labas nung pyramid na gagawin mo. So let's say 500. Ganyan. Para ka naman dito sa pyramid gumagawa ng katulad ng sa cone. So top radius,
Okay, we have 2 point, access endpoint, tap radius. So let's say tap radius. So ayan. Ayan, ganyan siya. Huwag na kaya mo ng ganyan, tapos baba mo ganyan, taas mo ganyan. So, ito si pyramid. Now we have wedge. So for wedge, it will ask you to specify for first corner or you can have your center. And kapag ganito ang ginawa mo, tandaan nyo yung corner ha, nasa kabila. Pindot nyo dito. Pag pindot nyo dito sa side na to, yan, dito yung angat. So, paano kapag baliktad? So, wedge, dito tayo pupunta sa kabila. Ang angat ay dito sa kabila. So, paano kapag nandito, papunta tayo dito, ang angat ay dito. So, paano kapag galing tayo dito, papunta dito, angat ay dito. So, pag galing kayo dito, sa left, ito ang kumakukuha nyo, naangat na ito. Pag din galing kayo sa right, or dito sa direction na to, sa x-axis, itong dalawa ang makukuha nyo. So, pag nag-wedge ulit kayo, meron kayong option na makuha yung center. So, center ng wedge, kung saan kayo mag-click, yun, nandun ang axis or yung wedge, ang pinaka-thin point ng wedge. So, let's say dito sa kabila. So, ayan. Pag sinabi mo naman dito ka sa kabila, dito, nandito sa baba, nandito. Okay, so let's specify first corner. So, let's say, meron ulit tinatanong, cube. So, ano yung cube? Sinabi mo cube, lahat ng sukat niya is pare-parehas. Except dun sa hypotenuse ng iyong wedge. So, I specify 500. So, ito ay tsura ng wedge na may 500 by 500 na leg and baseline. So, try ulit natin. Paano naman kung length? Pag-length kayo para kayo nag-drawing din ng tawag dito. Para kayo nag-drawing nung sa box kanina. Ayan. So, ganito dito naman direction. Then, kung dito kayo nag-drawing. Ayan dito. Okay. So, this is wedge. Ano pa? Then, torus. So, for torus, para kayo nag-drawing ng circle nga lang, may volume yan. So, mag-drawing kayo ng circle, let's say 5,000. Then, you have the specified ng tube diameter. So, sabihin natin 1,000. So, yan. So, yung mga mahihilig sa donut, pwedeng gumamit nito. Okay. So, next. Tapos na tayo sa ating modeling. So, we have the following command, extrude, loft, revolve, and sweep. So, punta tayo sa sunod na CAD. Cancel. So, ito, yung nakita nyo kanina is pure solids pa. Oh, wait lang, saglit lang ha.
Okay. So, nakita nyo sa screen, meron tayong surface, and solid, and a mesh. So, paki-inform ako, na-discuss ko ba sa inyo itong pagkakaiba-iba nitong surface ng solid at ng mesh? Hello? Diyan pa ba kayo? Hindi po, sir. Para sa akin po, hindi po. Okay. Para din po sa sir. Okay. So, hindi pa ito na-discuss sa inyo. Okay. So, pag nagkakaiba-iba ng surface ng solid and ng mesh, ay yung pangalan. Hindi. So, yun ay yung surface ay surface and you have your solid. So, a solid, pag sinabi natin solid, meron siyang information doon pa sa loob ng kanyang data. So, yung mesh niya, ito naman yung mesh. So, pag mesh, it is made up of many different data points. So, yung mesh kasi pwede mo siyang i-manipulate to different structures, different object. Pwede nyo siyang smooth out using meshing. So, medyo complicated ang mesh kapag ka, hindi kayo familiar with AutoCAD. So, for this, ano naman, this course, we use solid yearly. Para maano lang kayo, para madilis. Kasi medyo advanced na talaga ang meshing. So, for meshing, ano ba mga possible magawa kay mesh? So, mesh, itong upuan na to, ginawa ko to gamit ang mesh. So, pakita ko lang sa inyo. Medyo matagal. Yan. Okay. So, kung gagawa yun ng mga high quality na 3D objects, so, meshing is the way. So, ito, nanggaling ito sa isang 3x3x3 na box. I-extrude-extrude mo lang siya para makuha mo ang surface na ito. Then, smooth out, trial and error hanggang makuha mo yung ganitong shape. So, ito, nakukuha yan ng mesh. So, ito, pwede mo pa itong putulan dito para maging stable yung upuan. And meron ka pa dito ng sa groin area o sa crotch, pwede yan dito. Okay. So, ito yung sample na pwedeng magawa sa mesh or mesh model. Okay, so balik tayo dito. So, first surface, ang surface kasi pagka nag-command ka ng extrude. So, we have extrude mode surface. Example, rectangle. Drawing ka ng rectangle. So, you extrude. So, sa extrude, meron dyang specify height of extrusion. You have your direction, path, taper, angle, and expression. Check natin ang expression. Or E. Saan ba yun? Ito, extrude. Okay, ba't wala dito? Yan, ito pala. Extrude. Pag wala kayong select, you can select mode. So, you have your mode. You can choose solid or surface. So, if we select surface, ito na lang. So, surface. Then, makikita nyo, ang na-extrude niya is yung path na dinrawing nyo lang. So, yan ang surface. So, ano bang meron kay surface at bakit, sir, ganito? Ano bang pinagkaiba niya kay solid? So, kapag si surface po, ang surface is a open object, meaning kapag ka ito ay sinubtract mo, halimbawa magsusubtract tayo ng ganito, yan,
Extrude muna natin siya ng isang solid. Yan. So, pag sinubtract mo siya ng ganyan, this is open. Na ganito ang nangyayari. So, surfaces is a very complicated na object kapag ka na-mishandle nyo. So, ito kasi parang papel. Papel na hindi ko mapaliwanag eh. Pero ito yung papel na parang walang thickness. Kumbaga kung yung ang thickness niya lang pala is kung nasaan siyang ordinates. So, halimbawa, nandun lang siya sa X na X-axis na number 1. Di, dun lang siya. Wala siyang ibang path or ibang data point. So, ito lang yan. Then, yung ano niya, Z-axis niya na data point dito and sa taas. So, ito namang surface, ang maganda sa kanya, pwede nyo siyang dagdagan ng, pwede nyo pa rin siyang lagyan ng materials, ng mga textures, mamaya tuturo ko sa inyo, na commonly ay, halimbawa, kurtina, mga tablecloth, mga pinapatong nyo sa lamesa, mga kumot, yon. So, trabaho yon ng mesh. So, not ideal siya kapag ka nandun ka na sa manufacturing kasi itong mesh ay hindi na de-detect ng mga software kapag ka yung liba, mga 3D printers, 3D mga CNC machines. Ayun. So, hindi siya hindi siya talaga magandang gamitin kapag ka manufacturing. So, yan. So, boy, circle, ganun din. Pag nag-extrude ka na naka-surface, surface, makikita nyo ay, yan. So, see-through. And, kita nyo yung loob. So, this is surface. So, let's go to solid. So, ito yung solid na lagi kong tinuturo sa inyo. So, for solid, for example, may rectangle na ulit tayo dito. Extrude na tayo. Extrude. Solid. Yan, then 25. Yan. So, umakita nyo, solid. Meron siyang laman dito sa loob. Tingnan nyo yung properties pala. So, makikita nyo dyan. Aha. Yung pakita. 3D solid. So, this is a 3D solid. Ito nyo ang solid type, extrusion. Yan. So, pagka pumunta kayo sa, oops, yan. Punta kayo dito, tinignan nyo ang properties, this is a surface extrusion. So, kita nyo dyan kung ano yung mga pwede nyo baguhin dito sa ating surface. So, similar with cylinders, ganun lang din siya pag nag-extrude kayo. Yan, so solid siya. So, ganyan yung extrusion. So, maganda kay solid. Pagka ito, binutas mo. Ulitin natin, ha. Curve extrude, 25. Ba, drawing tayo sa gitna.
Pagka nag-subtract ka sa kanya, yan, meron pang surface na matitira sa loob and around. Ayan ang inyong surface, ang solid pala, sorry. So next we have mesh. So for mesh, paano mo masasummon si mesh? So makikita nyo dito sa taas, meron tayong mesh, smooth object, then meron pa kayo dito smooth more, smoothless, mesh refine. So saan ba siya, saan ka ba kukuha ng commands for mesh? Pwede kang magpunta dito sa mesh. So you have your mesh box, yung modeling meshes, revolved surfaces. Makita nyo dito ha, pag ba down, ayan, magiging mesh yan. So, modeling meshes, edge surfaces. So, pwede nyo siyang gamitin sa, well, paggagawa kayo ng Pringles, gagawa kayo ng mga awning, mga bubong. So, yun. Ayan. So, ayan. So, mesh box, meron tayong iba't ibang klase. So, we mesh box, mesh cone, mesh cylinder, mesh pyramid, mesh sphere, mesh wedge, and a mesh torus. So, for this, ano, ang i-introduce ko lang sa inyo si mesh box. Bahala na kayong mag-explore dun sa ibang mesh options. So, parang similar lang din siya kay solid. Ang maganda kay mesh box, pwede mo siyang i-manipulate. So, let's see. Yan. So, ito yung mesh box na aking sinasabi sa inyo. So, ano ba yung, paano ba ito minamanipulate? So, ito minamanipulate to gamit itong add crease, remove crease. So, you have your extrude faces, split faces, merge faces, close hole. Yan. Collapse, spin, convert to solid, convert to surface. So, ito. Pwede mo convert to solid, pwede mo convert to surface. Smooth optimized, yan. Faceted. So, you have your section planes, live section. Ayan. So, try natin mag extrude face. So, makita nyo, extrude face. Kita kayong ganito. So, pag nag-extrude face tayo, so, select natin tong tatlo. Press enter, then height ng extrusion, let's say 600. So yan, kita nyo, yung face is umangat. Yan, so punta tayo sa baba. Oops, yan. So let's say mag-extrude faces ulit tayo. Yan. Kuha tayo ng reference point, then pababa. Pin natin ay 1,000. Yan. So ngayon, na-extrude siya ng ganyan. Mataasan pa natin to. Medyo kulang to. Pin natin tong 1,500. O, yan. So kung makikita nyo, medyo boxy siya, di ba? So, pwede natin yan ma-optimize gamit ang smoothing ng object. So, let's have smooth object. Click on the object and press enter. So, at least a smooth mesh cannot be created from at least one of the selected object. Okay, so hindi siya pwede ng smooth object. So, pwede natin smooth more. Yan. So, pag nag-smooth more ka, ganyan ang mangyayari. So, we can also refine mesh. So, makita nyo, dumami yung points niya. Di ba kanina, nakita nyo, 3x3 lang. Ilitin natin, ha? Yan. So, nung na-smoothen siya, nagkaroon ng additional na
lines. So ayan, makita nyo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So ngayon, smooth natin yung object. Pag smooth nya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pa din. Then smooth ulit natin. Ayan, medyo umaano na siya. Then, lagyan natin ng refine mesh. Ito nyo, naging meshy na siya. Ito yung tinatawag na mesh. Parang yung strainer na sa laan. Ganon. Oops. So, smooth more. Smooth, smooth. Hanggang sa pinaka-smooth na kaya ng computer nyo. So, ayan. Makita nyo dyan. Medyo naglalag na ang computer ko. Smooth na yung object niya. So, ganyan kayo. Pwedeng gumawa kayo dyan ng unan, mga kama, mga Uratex na foam, anything na may curvature, pwede yan dito. Sa mesh. So, kailangan nyo talaga is practice para magamit nyo ang mesh. So, kung hindi nyo alam yung ginagawa dito, so, nahihirapan kayong gumamit ng mesh. So, I suggest solid talaga. Okay, so ayan ang pagkakaiba ng surface ng solid at ng mesh. Then after introducing the three types of a 3D model, so we go to the commands for AutoCAD. AutoCAD 3D. So AutoCAD 3D, we have the following commands. So we have extrude, union, intersect, subtract, slice, fillet edge. So we also have the command for solid editing. We have intersect, extrude face, copy face, taper face, move face, delete face, and rotate face. Okay, so how do we know itong mga commands na ito? So dito tayo. So ito yung mga kalimitang ginagawa. So, the result of a union ng isang square and circle is magkadikit sila. So, how did this happen? So, let's draw a box. And a cylinder. Ang laki. Uy. Ah, 250 lang. Okay. And also 500. So, dikit natin dito. Yan. Okay. So, let's say meron tayong dalawang object. Copy lang natin dito muna. Para madali tayo. Yan. So, the command for union is union. Union or uni. So, select the two. Press enter and you would achieve union between the two object or the two solid object. Okay, so this is solid editing. So, kapag ka-surface yung inyong gino-join, most probably hindi yung nag-join. So, that is one of the downside ng ating surface. I don't know kapag mesh ang ka-join nun, kung pwede ba siya mag-union. So, ang hula ko is pwede. Nga lang yung iyong solid na ididikit sa mesh ay magiging part ng mesh. So, ayun. Kayo na bala mag-manipulate kung paano nyo gagawin yun. Okay, so we have union. Achieved union between the two object. Then we have subtract. So, for subtract,
The command is sub. So for sub, for subtract. So take mind, take take note that the first object you would select ay yung tatanggalan or yung isosubtract from. So click enter and click the object to be removed. Then the intersection would be removed. So let's say paano kapag yung circle naman ang so subtract natin. Let's say subtract. Click on the circle as a subtract from. Then click the cube for the subtrahend. Subtractor. So ayan. Mabawas ngayon sa circle yung square natin. Okay. So next command is intersect. So the result from intersect is the intersection between the two objects. So intersect ito. So the command for intersect is intersect. Yan. Click the two object, click enter, and the intersection will come out from the two objects. So next, we have the extrude face. So for extrude face, extrude. Yan. So in case ganito, alam nyo yung command pero hindi nyo alam yung tag dito. Yung shortcut ng command. At saka lalo na kapag ganitong hindi yan lumalabas dyan. So ano ba si extrude face? It is a solid edit. Solid edit. So dito nyo siya makikita. Face, edge, body, undo, and exit. So sa madaling salita, solid edit lang itong mga kasunod na ito. So extrude face, copy face, move face, delete face, rotate face, taper face. So lahat yan ay face. Extrude, move, rotate, offset, taper. Yan. So, saan ba sila makikita? So, makikita sila. Nga pala, we have union, subtract, intersect. Balik natin sa ano. Yan. So, ito ay makikita dito sa part na to. So, we have your union. We have your solid subtract. You have your slice. So for slicing, pwede nyo siyang gamitin na ganito. Maglaline lang kayo kung saan siya masaslice. So we have extrude faces. So yun yung solid edit na command. So we have your intersect, solid intersect. Thicken. Ito, hindi naman ito masyado nagagamit. And you have your separate. So extract edges. Yan. So, for interfere, ito pala. Pwede rin yan na gamitin. So, pag nag-interfere kayo, yan. So, you have your interference checking. Kung halimbawa meron kayong mga clearance sa inyong 3D object. Saglit lang ha. Okay. So, we have interference checking. Yan. Hello. Okay, so we have extrude face. So, sabi ko nga, solid edit. Solid edit. Then, you click face. You have extrude. So, for extrude face, select the face of the object. And specify the height of the extrusion. So, saan ba yung height na extrusion? Pwede nyong sabihin na 500 or 50. O, lagay lang natin 50. Yan. Angle the taper, angle of taper or extrusion.
pwede natin lagay dito 45. So ayan. So enter a face editing option. You can press spacebar or enter for exiting para tapos na kayo. So enter a solid editing option, exit na lang ulit para yan. So ayan, na-edit na yung inyong face ng box. Sana ganyan lang din kadali mag-edit. Pero iisa-isahin mo talaga. So solid edit ulit. Solid edit, so face. So for extrude, meron ulit tayong isa pa dyan. When you press enter, meron kayong makikitang path. So for path, select extrusion path. Kung halimbawa yan ay meron kayong line dito, pwede nyo i-click yun para sundan nung inyong halimbawa, gawin natin ng polyline. Ganyan, ganyan. Ganyan. Okay, solid edit, fade, extrude, click, then path, pili mo yung path, then yan. So, alam mo, gagawa kayo ng mga pader, gawa kayo ng mga kung ano-ano, na kailangan ay may line kayo, na susundan lang. So, pwede nyong gamitin itong option na ito. O, halimbawa ay gumawa lang kayo ng isang 3D object na sample ng wall, gano'ng kataas, then gano'ng siya kakapal, i-extrude nyo na lang yung ano niya, yung along the lines ng ano mo, or along the path, yung face ng iyong object. So definitely, susundan nyo yun kung ano yung makapal dito. Okay, so yun ang solid, ang extrude face. So we have copy face. So for copy face, ito ay ginagamit pagka kumukuha kayo ng sectioning sa isang 3D object na galing kay AutoCAD. So for copy face, solid edit. Solid edit. So you have your face. Lagay natin dito to sa gabal. So face, you have your copy, select the face. So halimbawa gusto ko makuha yung face na ito. Select natin dito, select dito, yan. Upon exiting, makukuha natin tong face na to. So take note na ang kinuha nyong face ay isang type ng surface. Bakit siya surface? Kasi face lang siya ng 3D object or 3D solid mo na kinuha. Kaya kung makikita nyo, isang plane lang siya. So we also have move face. So for move face, patingnan natin yan ha. O butas yan, nandito. So halimbawa, ay nagkamali ako ng butas. Dito ko na butas. So, it's either pwede mo siyang i-plug. Bawa, ganito. Circle. Pa-plug mo na ganyan. Extrude mo. Hindi natin nalimutan mo. Jo-join mo. Join. Ayan. Ah, hindi ma-join. Ayan. So, di ba, ganon. Na pag-join mo yun. Tapos bubutas ka ulit. So, imbis na ganun yung gawin mo, pwede mong gawin na ilagay ang command ng solid edit. So, you have your face. Then, move the face. So, keep in mind na ang imu-move yung face ay yung face na nandito sa loob. Select nyo yung gitna. Then select nyo kung dito nyo yung move. Oops, hindi ko malaw.
Mm-hmm. I-select yung isa. Yan. So, pag na-move mo yan sa gusto mong area, mamove mo yung butas mo. So, ma-eliminate natin yung need na mag-undo-undo. Then, baka kung anong ma-undo nyo, nalimutan nyo na may importante kayong na-drawing, tapos bigla nyo na-delete, na-undo, na-save nyo. Maiwasan nyo yun gamit ang solid editing. O simpleng butas lang yan. I-move nyo na lang. O lalo na, kung halimbawa, yan ay picture ng starfish na butas nyo dun sa solid object. Eh, sabi, hindi, galaw. Sabi ng kaklase mo ay, hindi pwede dyan, dito sa may gilid-gilid pa na konti kasi maano na, sikip na dito sa kabila. O di ngayon, imbis na i-drawing mo, i-undo mo, drawing mo ulit yung starfish, i-move mo na lang yung binutas mo starfish papunta doon sa area na gusto niya. Yun. So, we have delete face. So, alam mo, delete face. So, ayan, naka-chamfer tayo dito na ano. Dito. Ah, naka-fillet. So, meron tayo ha. May command tayo na similar sa 2D at saka 3D. So, for example, we have a 3D fillet and 3D chamfer. And nawala na po ang ating connection. Hello. Yan. Rinig na ulit ako. Saan ako naputol? Hello? Saan ako naputol? Guys? Nandiyan na po siya sa delete face. Natapos po yung move. Okay. So, for delete face, pwede nyo siyang gamitin. So, halimbawa ay na-fillet nyo to accidentally. So, pwede nyo rin naman Ctrl-Z para mas mabilis. Pero medyo risky kasi talaga pag Ctrl-Z kayo na Ctrl-Z, nasanay kayo na kaka-Ctrl-Z. So, remedy. So, you have a solid edit. Face and delete, select nyo to yan, so madidelete yung face na yan. So nga pala dito sa ating AutoCAD 3D meron tayong similar commands within when it comes to 2D and 3D but different application. So kung si 2D merong fillet, si 3D merong 3D fillet. So kung si 2D merong chamfer, si 3D meron naman 3D chamfer. So example,
Yan, fillet. So, meron ding fillet. See? Si 3D. So, ganyan. So, yun. Nakikita nyo yun dito sa ating solid. Yes, sa solid na yan. We have box, cylinder, sphere, we have pure polysolids. Your extrude, press, pull. So, you have your revolve, sweeps. Yan. So, you have your surface. Kung surface, yung mga object na ginagalawan nyo, katulad nitong sa copy face kanina, you have your blends, your patch offsets, your fillets, your trims. So, bali magkakaiba-iba yung, ano niya, mga, tawag dito, applications niya. So, syempre, meron ding loft, meron ding sweep, si surface, meron din si solid. Magkakaiba lang yung labas ng object. Siyempre, pag sinabi natin solid, na lofted na solid, solid yon. Pagka lofted na surface, surface yon. So, ano ba yung sinasabi kong yon? Ay, di ba pala tayo tapos? Meron pala tayong rotate face at taper face. Okay, so, daling salita. Yan, solid edit, face lang din, then rotate. Select nyo yung loob. So, kapag ka nakita nyo ay ito lang, so kailangan pagka rectangular na ganyan, select nyo yung buong face na nasa loob. Enter, then, halimbawa pivot point nyo ay dito. So, rotate nyo papunta dito. Hindi siya nag-rotate. Ayan, rotate natin papunta dito, 90 degrees. Ay, hindi nag-rotate. Okay, rotate. And enter. Specify an axis or point. Kailangan natin mid between two points. Pin natin 90 degrees. Wala. Hindi. Mali pala. Ito pala yan. So, you have your solid edit. So, rotate. Select mo yung face. Select mo yung face. Ba't nasa-select? Yan. Specify the axis. Second point of the rotation of the axis. Ting dito. Kasi tabingi yan, ha. So, rotate natin dito. Yan. Yan. So, ngayon, yung butas niya or yung face niya o rotated na siya dito. Okay, so, tapered face. Ito, pwede niyong baguhin yung taper niyan, pwede niyong palakihin yung butas niyan or paliitin yung butas niyan. So, yun ang taper face. Hindi ko na lang de-demonstrate. So, papaano ba yung sinasabi ko? Lofting, sweep, you have your revolves. So, punta tayo dun sa sunod na CAD drawing. Yan. So, meron tayo dito ang helix, sweep, loft, and revolve. So, for helix, sweep, loft, and revolve. So, ito. Ano ba ito? Ano bang nagre-resemble dito sa object na ito? Tingin nyo. Spring po. Okay, spring. So, yan, paano siya gagawin na ganito?
So you can utilize a sweep. So mahirap mag-model ng ganito na 3D agad. So you have your ito, you have your helix na command. So para kang drawing na circle, halimbawa sabihin natin 150. Then top radius, kung ang top radius mo ay 150 rin para parehas, then yan. So makikita nyo dito, meron kang axis endpoint, turns, turn height, and twist. So twist mo, you have your clockwise and counterclockwise. So by default, we have it in counterclockwise. So if we opt to do a clockwise motion, so you try CW for clockwise. Yan. So axis endpoint, ito. Ang axis endpoint lang niyan is katulad nung pag nagpo-point tayo ng pyramid at saka nagpo-point ng mga ano bang tawag doon? Yung cone. So, yun din yung axis endpoint dito. So, next we have turns. Turns, kung ilang ikot yung gagawin ng helix mo within the set height. So, if we say we have 1 meter ng spring, then we say turns ayan, T. So, sabihin natin na ito ay 20 turns. Yan ang magiging itsura ng spring mo. So, sabihin natin ang turns niya ay 10 turns. Yan. Then, turn height. So, 0.25. Pag ginawa mo yung 0.5, may set yan dito lang. Ibig sabihin niya, may 10 turns yan dito sa 0.5 na to. Yan. So, para siyang naging coil, din na siya spring. So, let's return to helix. 150, 150. Yan. So, let's say 1,000. Yan. Now, paano mo siya lalagyan ng solid na measurement? So, let's say meron tayong radius na 25. So, medyo malaki yan. 2 inches. Na diameter. So, sweep. The sweep command. Select ng object to sweep. Then, you select the path. And, yan, processing. So, hintayin lang natin. Pagka ako'y nawala, ibig sabihin, sumabog na ang computer ko. Medyo matagal. Yan. So, makita nyo, yung 50 inches, 50 millimeter diameter ng ating helix ay ganito ang itura. Okay, so paano sir kung ibang object? So halimbawa, kopyahin natin itong square or yung cube. Tikit natin dito. So halimbawa, gusto ko ganito yung itsura ng aking spring. Back. So you have sweep, click on the object, and then click on the spring. So hintayin natin kung ano magiging itsura niya. Yung itsura niya is ganito. So, along the path is square yung itsura niya. Yan. So, ito yung ating sweep and helix. So, we go to loft. So, for lofting, dapat meron kang path ng iyong object. Sige, meron pa pala ako dito. Wait lang. Yan. Ito, magagamit nyo din to sa sweep.
Bakit hindi magano? Gagawa na lang tayo ng rectangle. So, halimbawa, this is a this is the perimeter ng ating bahay. So, you can choose sweep. Itong object na to, pwede nyong sweep dito sa rectangle na to. And you would produce something like this. So, ito, alulod. Hindi ko alam ba't mayroong ganito dito. So, ito, alulod. Yan. Pwede nyo ilagay sa bubong nyo. Yan. So, ganyan siya na si sweep. Ganyan siya na T3D. So, all you need is a cross-section katulad nitong object na to. Ito lang ang kailangan nyo. Sweep nyo dun sa area along the perimeter nito. Then, meron na kayong instant 3D na. And ito, solid pa. O, yan. Okay, idea na kayo. So, ngayon, balik tayo sa loft. So, for loft. Yan. So, you select loft. You enter the loft command, you would be asked to select cross sections in lofting order or point, join multiple edges, and mode. So, for cross sections, ano ba sinasabing cross sections? Diba sa lines drawing, meron tayong sections. Ganon din yon. Ganon din pag magti-3D kayo ng barko dito sa AutoCAD. Meron kayong sections, yung mga lines na ganon nyo. Pag ganun-ganun nyo na hanggang papunta sa likod. So, pagka niloft nyo yun, makukuha nyo yung itsura ng barko. So, paano ba siya? You start with one end, select the other end, then go on to the end, and select enter, and you would form a lofted object. So, yan. So, nakita nyo yung unang lofted object natin is a solid. So, you can also choose to have the loft object to be a surface. So, halimbawa, yan. Pagka enter nyo ng loft, meron dyan nakalagay. Current wireframe density, ISO lines equals 4, close profiles creation mode is solid. So, go to mode, you select a surface or SU, then click, 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 enter, enter, or spacebar, spacebar. You would create something like this. Ayan. So, ito, ano bang gamit ito? Lampshade or kayong bahala kung ano nyo gagawin dito. Ayan. So, loft, ganun din dito, sa kabilang to. So, iba gusto nyo gumawa kortina, kuha ninyo yung mga cross-sections or curves, then click enter, enter, and magkakaroon na kayo ng kortina. So, ayan, instant kortina para sa bahay, di ba? So, that is next, I revolve. So, paano naman kapag revolve? So, you type in revolve. Revolve, it would ask you kung ang mode mo ba ay solid or surface. So, pag sinabi mong solid, solid pa ito, ito yung kalalabasan niya. Ito. So, paano sir kapag ka surface? So, pag surface yan, click nyo yung object. Click the axis, click the other axis, and revolve. Kung makikita nyo, hindi yan solid. Surface lang yan na magkakadikit. Ayan, no? So, ano pinagkaiba nyo kay solid?
So let's type ulit revolve. Mode, solid, click on the object, the axis. So if you can see, the object is solid. So pag sinabi nyong 360 degrees, so it would revolve 360. If you said 180, it would revolve halfway only. So if you want the cup, go with the 360. And if you want otherwise, choose your own tawag dito. Choose your own angle to choose from for your decorations. Yan. So this is the basics of AutoCAD, so 3D. So now we would go to materials browser, texturing and rendering. Yan. Ito na yung pinaka-end. Let's see kung makikita natin dito. So, we have the bedroom. Ayan. So, as you can see, this is a 3D bedroom. So, ito yung sinabi ko sa inyo dati na inyong lalagyan ng texture or kung gusto nyong gumawa kayo ng sarili nyong room, pwede rin. Kayong bahala. So, ito. Yan. So, makita nyo yung loob. Meron tayong mga ilang object. So, we have your pillows, yung kama. Yan. So, pag ito binigay ko, kayo nang bahala kung paano nyo i-rearrange yan, paano nyo papalitan. So, designan nyo lang ng maayos and lagyan nyo ng mga 3D object na ano nyo, na kayo mismo nag-3D model. Yan. So, hindi ko na kayo i-require na i-render nyo ang inyong drawing na ito. So, makita ko in conceptual view na meron kayong nilagay dito. Okay. So, before we proceed, so let's take a break muna ulit. So, we would be back on 2:30. So, para ma-absorb nyo muna yung mga first commands ng AutoCAD. At di kayo masyadong mabigla. Okay. So, 2:30, balik tayo.